dito, and JC Alcantara! Welcome to Kapamilya Chat! Welcome back! Namiss kayo namin last time na nag-guest kayo. So, how does it feel na nakagawa kayo ulit or naging part kayo ulit ng isang napaka-inspiring MMA story? Ang hirap ng condition nila. Kasi kailangan, tsaka yung tinitirahan pa nila, hindi malamig. Oo, hindi naman sila ganun, ang Plazo family, hindi naman ganun ka-privilege. Hindi din sila tinutubuan ng ngipin, tsaka buho. Ngipin, buho kuko, siguro, ganun. Ano ba to? Rare case ba to dito sa, ano, Pilipinas? Somehow, yes. Oo, rare. So, hindi masyadong marami. Kaya nga, di ba, para doon sa magulang nila, it was really a struggle for them. Kasi diba, bukod sa they have to raise their kids, their children, kailangan nilang i-protect from the others. Kasi hindi naman lahat tanggap yung condition. Hindi sila for looking like that. Oo, diba, na hindi naman nila kasalanan. And yung gaganapan nyo kasi dito ay yung mga magulang ng Plazo Brothers na si Navina Morales and Chris Villanueva. So, ang timeline, kumbaga, ay hindi present nung sa inyo. So, parang anong mga year to? 1980s? 80s. So, what makes it different kapag, ano? There's a lot of different stuff. So, paano nyo inatake yung mga eksena at saka yung role? Ano, diba, dati kasi malalayo yung Tagalog, gano'n. Mas romantic dati. Tsaka medyo ano pa sila, conservative talaga. Oo, totoo. So, yung kunwari, kasi nga diba parang mag-jowa. So, medyo hindi siya sexual. Mag-jowa kayo before? Hindi, yung sana lang! Yung sa story! Sorry po! Sorry. Yes. And, ayun, ano lang, parang wholesome. Sobrang wholesome lang. How did you prepare naman for this nung nalaman mo? Ganun yung role sa gagawin pa. Ako, in-apply ko yung mga natutunan ko from the workshop. Yun naman talaga. And then, ano ba? Binasa ko yung script. And then, I, you know, I applied kung paano ko siya, how I will... So, parang nag-rehearse ka on your own? Yes, of course. Muna, and then, I took notes. Ganyan ang artista, nag-aaral. And research about the condition. Nakalimutan ko lang talaga yung term kasi mahirap siya din kasi hindi ko alam paano ibigkas. Sa akin, ano, be love. Kasi, in love ka eh. Love ka dito kay vibe. Mm-hmm. Parang, ako na mismo yun. And, tawag ko sa kanya. Tawag ko sa kanya, ano, hindi pala yung nagtatawag sa mahal? Hindi palagi ako nalilito sa pangalan niyo. Ay, kala ko yung mahal. Pangalan ko or pangalan ni Elvira? Elvira. Parang ganun. Palagi yung tawag sa kanya, Elvira. So wala ka masyadong paghahanda? Parang as JC Alcantara? Parang ganun lang talaga siya. Romantic. Oo, kasi kayo yung mag-establish ng love story ni Elvira at ano eh. At ano pangalan ni Chris? Ferdy. Ferdy. Tsaka ginaid din naman po kami ng directors, mga tao doon. So, hindi ba yan? Sobrang bait. Ano yung pinakamahirap na part na sa ginawa niyo? Kasi parang yung mga... Mahirap pa rin. Pero, kalki, but like yung... hindi lang naman struggles, may learnings. Mm-hmm. Siguro yung ano lang, yung scene ko na basta may isang scene doon na kailangan talaga, you know, emotional siya. Emotional yung scene na yun. So kailangan kong ilabas talaga. Yung scene ko palagi puro iyak doon. Ah, talaga? Oo. Eh, sobrang ano na ako, yung talagang mabilis ako umiyak. Oo, mabilis mo umiyak. Mabilis ko umiyak. Wait, parang, parang di ba tumpuloy mo? Mahirapan ako kasi hindi ko siya makontrol. Pag gusto ko siya i-control na wag mo na ilabas. Pero bigla siyang iiyak talaga. And ano yung lessons na gusto niyong matutunan ng viewers after watching the episode? I want them to feel how blessed they are for what they have. Kasi tayo kasi iniisip natin na wala akong ganito, si ganito, may ganyan. Ang dami natin yung nahanap, na feeling natin, ang daming kulang. Pero hindi naman natin iniisip na may mga taong mas
hindi mas underprivileged pa kumpara sa akin. Compared sa'yo. So, kung ano meron tayo ngayon, let's just be thankful and let's just feel just the best. Fact na gumigising ka at humihinga ka tuwing umaga is already the best. Diba? Kaya huwag ka nang mag-inarte at maghanap ng kung ano. Oo, yun. Basta yun, yun yung lesson. Diba? Ikaw naman, JC. Anong maibabahagi? Saka, no, sa sinabi nga ni Bible, dapat talaga ganun. Saka, palagi kasi silang nuhusgahan ng tao. Mm. Dapat huwag tayong mapanghusgahan. Kasi hindi natin alam kung ano ba yung pinagdadaanan nila. Sobrang hirap ng pinagdadaanan ng magpapamilya. Ano naman yung advice na may bibigay niyo dun sa mga pamilya na may pinagdadaanan katulad ng Plazo Brothers na may kakaibang kondisyon? Ako naman, saludo ako sa kanila. Mm-hmm. Sobrang saludo ako sa kanila. Kasi hindi talaga madali yung pag-aalaga ka na. Hindi lang pag-aalaga kasi may condition. Oo, oh, kumbaga mas doble yung hirap. Kaya sobrang laki ng respeto ko din sa mga ganyang tao. And ano lang, siguro huwag kayong mawala ng pag-asa. Lagi lang kayong didanasal. And just don't lose hope. And ano, huwag kayong sumuko. Kasi at the end of the day, no, there's always gonna be rainbow after the rainbow. Wow! So, hindi na, ang buhay hindi naman puro ano, diba? Kahit anong mangyari sa pamilya nila na gano'n yung sitwasyon, dapat huwag sila mawalan ng pag-asa. Tapos, huwag na lang nila pansinin yung mga sinasabi ng iba. Totoo. Dapat, oh tama, huwag magpa-apekto. Although masakit naman talaga, pero huwag pang hinaan ng loob, diba? Tsaka huwag ka maniniwala sa sinasabi ng iba. Kasi kung merong nakakakilala sa mga anak mo, ikaw yun. Diba? Ang ganda. Dapat hindi na lang to Kapamilya Chat, naging life coaching. Uy, palakpakan naman natin si JC at si Bible. Dahil ang ganda ng mga naibahagi nyo sa atin ngayong hapon. Yes, no? For today we have Seth, Harvey, and Uno, ang mga bibida ngayon sa MMK. Ayan, pag-usapan natin tungkol saan ba ang storya at ano yung mga characters na gagampanan nyo dito. Umpisa natin sa'yo. Kapatid kayo dito, opo, tama? Magkakapatid okay po kami, opo. Magkakapatid po kami, tapos may, nalala nyo na ba yung pangalan? Oh, ano, ano yung tawag dun sa sakit nyo? Oo. Walang, mawala po kami, opo, epidermal dysplasia po yung huli. Tapos, basically, yung ibig sabihin po nun, wala po kaming horse doon. Okay. So, pag naiinitan po kami, hindi po kami nagpapawis. So, mainit lang po lagi internally. So, dun po sa show, lagi kaming may ano, panyo na basa. Kasi mga prosthetics daw kayo dito ng Maalaala. Opo, mga prosthetics po kami dito. So, sino yung pinakamatanda sa magkakapatid? Sino yung bunso? Arian. Panganay. Pangatlo. So, pare-parehas kayo ng character dito, di ba? Pare-parehas. So, pero sa magkakapatid, ano yung mga personality nyo? Ano yung pinagkakaiba nyo sa isa't isa? Ako po, siguro po, parang sobrang lapit ko po kay tatay. Pag may problema po sa kanya po ako lumalapit. Lagi po siyang nandiyan. Nakayakap lang po siya. Ikaw naman, Seth? Character ko dun siguro yung pagiging kuya sa magkakapatid. And parang ako and yung tatay ko, parang alam ko na yung nangyayari. Kumbaga, bilang kuya, yung nakatanda sa kanila lahat. Kumusta ang pakiramdam na habang nagtitaping ng prosthetics kayo? Mainit talaga siya. Mainit po, tapos makate. Opo, kasi yung nung nag-shoot kami, siguro from 1 p.m. hanggang siguro mga 4. Nasa araw lang po kami. Okay. So mainit talaga. Opo, naka-prosthetics lang kami buong araw. Kasi yung pawis mo nandun lang. So parang yung hirap nyo dito, totoo na yung pinapalabas. Siguro ginamit na rin po namin yung ano. Yun na. Ikaw, Seth, hindi mo to unang MMK, di ba? First MMK. First time mo bang MMK? Hindi pa, parang feeling ko na panood kita nung nakara. So first time na MMK ikaw? First time mo ba to? Hindi po. Hindi. Pero yung as in one of the leads, ikaw, ito yun. Oh, hindi rin. Opo, one of the leads ito. Uno, ikaw? Nung bata po kasi ako marami na pong MMK. Pero first time po yung... Mga ano, mga ilan taon to? Mga 1, 2, ganon ka ba? Hindi ba, mga 7 po. Talaga? Tapos parang ngayon ka na lang uli ano, nakabalik as one of the... Pero nakausap nyo ba? Hindi po. Sila? Hindi ba usually ganun sa MMK? No? Pag, yung ngayong klaseng MMK, pag ano, nadala yung mga story. At dahil dyan, makakasama. Magandang buhay. Ah, hindi pala. Kasi usually, pag mga ganon, tunupunta at nagkatanong yung mga artista dun sa ganapan. Okay, so hindi nyo pala sila... Anyway, ano yung lesson learned nyo doon sa character at sa istoryang
tinakbo nitong MMK episode ninyo. Ikaw muna. Anong lesson learned mo sa character mo sa kadun sa spook story? Natutunan ko po na hindi naman po sa itsura. Hindi naman po, hindi yun yung importante sa pagiging tao. Pero yung importante po talaga is being kind. As long as mabait ka sa ibang tao, mabait ka sa sarili mo, syempre yun yung pinaka-importante sa pagiging human being for me. Basta maging kind ka. Be kind to one another. Ikaw, Uno, ano yung lesson learned mo dito? Saka sa natutunan mo sa buong storya ng MMK na to? Ako rin po, yung sa itsura po, di naman po dun binabasa yung pagkatao mo na dapat yun. Tapos, sa tingin mo, dapat po maging mabait ka para tanggapin ka rin po ng iba, hindi lang po dapat puro ano. Tapos po, dapat po, yung hindi ka po sumusuko sa pangarap mo, tuloy-tuloy lang po. Seth, ikaw naman. Ayun, may kasabihan nga na huwag mo husgahan ng isang libro base sa panlabas sa itsura nito. Ganon din sa tao. And yun lang, huwag maging hadlang yung itsura. Kasi dito, kung yun lang naman ang dahilan mo para sumuko, hindi yung dahilan. Kasi blessing yun eh. Binigay sa'yo ng Panginoon yun. And palagahan mo, kasi hindi naman binigay sa'yo yan para siguro para magdusa ka, para sa angan ng Panginoon Diyos. Hindi naman sa ganun yun eh. Blessing pa rin yun. Malay natin, blessing in disguise lang pala yung ganun. So, huwag maging dahilan yung kung ano man yung palabas na anyo natin para sukuan yung isang bagay na gusto nating marating. Ano yung bibigyan nyo mga advice sa mga kapamilya natin na may pinagdadaanan? Same din ng experience ng Plazo Brothers. Sa mga tao dyan, sa mga kabataan na nahihiya dahil meron silang kapansanan and nahihiya kung anumang meron sa panlabas na anyo nila, wag nyong ikakahiya yan. Kasi ayan kayo, maging proud kayo sa sarili nyo. Kung bungi man kayo, marami kayong tigyawat, maging proud kayo sa sarili nyo. Kasi iba-iba tayo eh, may sarili-sarili tayong katangian. Basta ang importante lang sa mundong to, gawin mo gusto mo, pero wag kang tatapak na ibang tao. Tama. Kahit ano ka pa. Yun, tama. Ikaw naman. Yung sinabi niya. Same lang, lang pala. Joke lang. yun lang. De, pero yun nga, parang sinabi ko nga kanina, importante para sa akin is maging mabait lang sa isa't isa yung mga tao eh. Kasi, di ba, parang wala ka namang makukuha kung magiging masama ka lang sa mga ibang tao. Diba? Anong magandang nabigay mo sa mundo? Natulong mo sa mundo? Ano yung naambag mo sa mundo? Wala. So, para sa akin, walang pangit sa mundo. Walang mali. So, basta importante, mahalin mo sarili mo, magmahal ka ng ibang tao, magmahal ka lang. Importante yung may naambag ka, lalo na kung malakas kang mamulutan, mag-ambag ka. Oh, ikaw naman, anong pwede mo ma-share? At magbigay na advice sa mga kapamilya natin na may same na pinagdaanan ng gano'n. Ang advice ko po is, huwag po susukuan yung pangarap nyo, tuloy-tuloy lang po yan. Tsaka, maging confident po kayo sa sarili nyo. Tsaka, paniwalaan nyo lang po yung sarili. Huwag po kayo makikinig sa sinasabi ng ibang tao. Kung sino ka, yun ka.